Good morning! Hello mga palangga, kamusta kayo? Ito kami mga palangga, pupunta kami ng Sarawat, pero maagang-maaga mga palangga. Ito at meron kaming nakita na aksidente dito lang sa tapat ng bahay namin. Kaya naman, naghanap na lang ng ibang way si daddy mga palangga. Dahil naharangan itong way sana na lalabasan namin papunta sa Sarawat mga palangga dahil magpapagupit sila ni kuya. So dito kami dumaan sa kabila mga palangga. Ito yung park na malapit sa amin. Diyan namin dinadala yung mga anak namin nung maliliit pa sila mga palangga. At ito naman mga palangga yung school. Malapit lang dapat yun sa bahay namin. Ito mga palangga yung dating school na pinapasukan nila. Pero ngayon building na mga palangga. Yan ang brother school mga palangga before. So dito kasi sa Saudi mga palangga kung saan ang school, doon kami naghahanap dati ng bahay mga palangga para hindi na kami magbayad ng service mga palangga. Madali naming mahatid at masundo yung mga anak namin lalo na kapag ang mga asawa namin ay nasa trabaho. So anyway mga palangga, yun nga at ito, papunta na kami sa Sarawat mga palangga dahil doon si daddy at si kuya magpapagupit mga palangga. So dito na kami mga palangga, ito yung Sarawat International Market mga palangga. Muntik na naman mabulol ako mga palangga. So pagpasok mo mga palangga ito, makikita mo sa likod ito mga palangga, ayan. May mga painting mga palangga at puntahan ito ng mga Pilipino mga palangga. Dito maraming Filipino product mga palangga na binebenta. At dito din sa loob mga palangga ang pagupitan, ito yung salon sa ad mga palangga. Dito nagpapagupit si kuya at si daddy. So habang nag-aantay kami sa kanila mga palangga, pumasok muna kami dito ni Ella sa Filipino market din mga palangga. Sa tapat lang ito ng grocery ng Sarawat mga palangga dito. Napakaraming paninda din ng mga Filipino product mga palangga na pang pa-beauty. So katulad niyan mga palangga, ayan, yung mga sabon, mga Kojic mga palangga, may mga vitamins din dyan mga palangga, ayan. Pero dito may kamahala ng mga palangga kasi syempre exported na siya mga palangga. Katapos niyan, pumasok na rin kami sa grocery mga palangga dahil sinamantala ko na nagpapagupit sila para makabili ng konting grocery mga palangga at ulam namin. Poor lang talaga yan. Ito oh. Hindi, yung coffee season ako. Di ba you said you want mugumugo? Hindi, yun ang mugumugo. This is not? Sa Golden Bakery. Na-copy nilang chicken. At ito nga mga palangga, naka-sale yung chicken mga palangga. Dating 9.25, 6.25 na lang mga palangga, kaya kumuha na ako ng kaunti lang mga palangga, ayan, para pang ulam-ulam namin mga palangga. At kumuha na rin ako nitong beef mga palangga, ayan, dahil gusto ng mga bata ng beef. At itong mee goreng mga palangga na spicy, pansit canton mga palangga, pati itong mga cups para pang coffee mga palangga. Saka nagbayad na rin ako pagkatapos yan mga palangga. So pagkatapos kong magbayad mga palangga, umuwi na rin kami mga palangga dahil nagugutom na at kailangan ko pang magluto mga palangga. At nadaanan nga namin itong mga palangga, yung mga alaga nila dito sa Sarawat mga palangga. Ayan, dating fountain, ngayon nilagyan nila ng parang aquarium mga palangga. Ayan, mga hindi ko alam kung shark yan o hito. So pag-uwi sa bahay mga palangga, ayan, at pinatapon ko kay kuya yung basura dahil sandamakmak na yung basura namin mga palangga. At saka pinalitan ko na rin mga palangga yung aming basurahan. Ako naman isa-isang inasikaso itong mga pinamili namin mga palangga para mailagay ko sa freezer. Dahil nakasealed naman siya mga palangga, hindi ko na siya nilagay sa mga Tupperware mga palangga. Direct ko na siyang inilagay sa freezer mga palangga. Buti na lang at malaki-laki itong ref namin mga palangga dahil nakipagpalitan nga mga palangga ang kaibigan namin ng ref sa amin mga palangga dahil single lang siya mga palangga, bachelor lang siya. Ganito yung ref niya kaya nakipagpalit siya mga palangga. Kaya naman
Mas marami na akong nailalagay ng mga stocks namin mga palangga. At pagkatapos kong ilagay ang mga stocks sa ref mga palangga ito at inasikaso ko naman yung pang lunch namin mga palangga dahil hindi pa kami kumakain. So, patcham lang ito mga palangga yung lulutuin ko kasi nakalimutan kong bumili na naman ng mga gulay mga palangga. Hindi kasi ako naglista dahil wala sa plano yung paggrocery namin. Ang plano lang talaga mga palangga magpagupit si daddy at si kuya pero nakapamili na rin ako. Kaya itong lulutuin ko mga palangga ay patchamba lang ito mga palangga. Nilagyan ko lang ng, kinisa ko lang ito mga palangga sa kamati, sibuyas at luya mga palangga ang beef. Saka ko siya nilagyan ng pechay kasi yun lang ang gulay na meron ako mga palangga. At syempre pa, itong panggisa na ginamit ko mga palangga ay ang organic coconut pa rin mga palangga. Kasi pag mga gisa-gisa gaya ng sinabi ko mga palangga, pag mga gisa-gisa lang, mas pinipili kong organic ang panggisa dahil hindi naman kami madalas mga palangga nagdi-defry. Pag defry mga palangga, ordinary oil lang ang ginagamit ko. So syempre magastos yun mga palangga. At ayan mga palangga, si daddy naghuhugas habang ako ay nagluluto mga palangga. Ano mahambal mo sa ginahimo mo? Ha? Pakita mo yung muscle mo kapag naghuhugas ka. Ganun. Ayan. Ano mo? Ano may exercise? Oo na. Ganyan dapat pag ka na. So ayan mga palangga, dapat ganun ang paghuhugas mga palangga, di ba? Nakakalaki ng muscle yung paghuhugas mga palangga. Kaya yung mga mister dyan, maghugas-hugas din kayo pag may time. Anyway mga palangga, itong beef na nabili ko mga palangga ay malambot na siya mga palangga. Kaya hindi mo na siya kailangan i-pressure cook mga palangga. At habang nag-aantay kami na maluto yung beef mga palangga ito at nanonood muna kami ni daddy ng Netflix mga palangga about Animal Planet. Her cubs are completely dependent on her for food. At ito nga mga palangga, iniready ko na mga palangga yung gulay na ilalagay ko sa beef mga palangga. At ito namang isda mga palangga, inilabas na rin ni daddy para iihaw mga palangga dahil mamayang gabi meron kaming mga bisita mga palangga. Thank you nga pala kay Kuya Jethro sa pagbibigay sa amin ng isda. Yung isda na yung mga palangga, ibigay lang ng aming mapagmahal na kapatid dito mga palangga sa Jeddah. Ayan mga palangga, pinahuli ko na yung gulay mga palangga at saglit ko lang siyang pinakuluan para hindi ma-overcook pagkatapos niyan. Ayan, at kumain na rin kami mga palangga habang nanonood ng Netflix. So hanggang dito na lang muna mga palangga, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa akin mga palangga. I hope na na-entertain ulit kayo mga palangga sa aming video mga palangga. Ingat kayo mga palangga, bye!